I want to share to you an analysis of the Boy Abunda interviews. Marcos Robredo by Kevin Mandrilla. You can find his full post on Facebook. This post focuses on the top two presidential candidates vying for our votes. Bongbong did okay, not spectacular, but enough for him to survive the ordeal without gasping for air. However, comparing him side by side with the other top candidate, ganito na lang, may tawag sila dyan. Motherhood statements, lumulutang, nag-i-exist pero walang kinakapitan. Kunwari na sa grocery ka, tapos tinanong mo kung nasaan ang kondensada. Si Bongbong yung staff na magsabi, andyan lang po, pakihanap na lang. Si VP Leni naman yung sasabihin sa'yo yung aisle number at sasamahan ka pa kung wala naman siyang ginagawa. Example, paulit-ulit at paikot-ikot si Bongbong na kailangan i-revitalize ang ekonomiya. Pero wala naman siyang sinasabing malinaw na paraan apart from the usual agriculture, this, MSME, this, that, panahon pa rin kopong-kopong mga sagot na yan. In contrast, pagdating kay VP, nag-enumerate pa ang anti nyo ang specific na banggit ang maritime industry, siya lang ata ang nakatutok ng maayos sa mga seaman natin. Nabanggit ang digital and tech industry. Pagdating sa agriculture, nabanggit ang role ng pamahalaan ng bumili mismo ng ani, malinaw sa isang Robredo administration. Entrepreneurial and proactive ang estado. Bukod dito, kapag nagbigay ng opinion si VP, may kasamang real-world examples na siya mismo ang gumawa o nagsulong. Si Bongbong, puro gawa ng iba. Or madalas nga, wala siyang example. Makikita mo rin ang independence ng convictions ni Madam. Sa totoo lang, kung ang inisip niya lang ay ang mga kakampings, nag-yes sana siya sa abortion. Pero hindi. May mga sarili siyang paniniwala tulad ng pagprotekta sa mga sanggol. Mga paniniwala na alam ko kapareha ng maraming BBM supporters. Kung iisipin niyong hahanapin yung galing mga solusyon at simpleng pagpapahalag sa buhay, dito sa kandidatong ito. Boboto naman tayo, hindi base sa kulay, hindi ba? Ang iniisip natin ay kung ano ang makakabuti sa bansa. Mas maunlad siguro tayo ngayon kung hindi tayo nagpapasilaw sa pangalan at tumitingin talaga sa galing at sinseridad. Alam naman natin na may mga kaunting mayayabang sa pinks. Trust me, karamihan mabait naman. Huwag nating hayaan sa yung minority na mayabang angkinin ang napakagaling na kandidatong ito. So this is the post of Kevin Mandrilla on Facebook. Check his post, comment there, or you can also comment here. Take note that this is only an excerpt of his Facebook post.